Pasko na naman. Malamig na ang simoy ng hangin at nakikita ang mga palamuti sa mga gusali at bahay ng maraming Pilipino. Isa na rito ang Christmas tree. Magandang araw. Welcome to my channel. Ang channel na ikikwento sa inyo ang kasaysayan. Pero bago tayo magsimula, kung gusto mo ng ganitong klase ng mga video kung saan ay may bagong impormasyon kang malalaman, ay i-click mo na ang subscribe at ang notification bell para updated ka sa bawat video na aking i-upload. Ang topic natin ngayon ay kung paano nagsimula ang tradisyon ng Christmas tree dito sa Pilipinas at sa buong mundo. Bago pa man maging laganap ang Kristyanismo o ang pagdiriwang ng Pasko, ang mga sinaunang tao ay gumagamit na ng evergreen tree tuwing taglamig dahil ito ay pinaniniwalaang simbolo ng magandang kapalaran. Pinaniniwalaan din na ito ay nagtataboy ng mangkukulam, aswang, masasamang espiritu at maging ng karamdaman. Ang paggamit ng evergreen tree ay popular sa mga sinaunang tao sa hilagang bahagi ng mundo. Marami sa kanila ang naniniwala na ang araw ay Diyos at tuwing taglamig ay pinaniniwalaan nila na ang kanilang Diyos na araw ay nanghihina o nagkakasakit. Kung kaya't ipinagdiriwang nila ang winter solstice kung saan ay nagaganap ang pinakamaiksing araw buong taon bilang pagsasaya na ang kanilang Diyos na araw ay gumagaling na. Samantala, ang tradisyon ng modernong Christmas tree ay nag-umpisa sa bansang Germany, kung saan ang mga Kristiyano ay nagdadala ng kahoy sa kanilang bahay bilang palamuti. Ang kahoy ay nilalagyan ng rosas, mansanas, manipis na tinapay, tinsel, na naimpinto din ng mga aliman at mga sweetmeat. Pagsapit ng 18th siglo, ang Christmas tree ay popular na sa buong Germany at ang pag-iilaw dito ng mga kandila ay karaniwan sa mayamang bayan ng Rhineland. Pagsapit ng 19th na siglo, ang Christmas tree ay tinuturing na isang kultura ng Germany, partikular sa mga German na nasa ibang bansa. Noong 1846, si Queen Victoria at ang kanyang asawang si Prince Albert na isang German kasama ang kanilang mga anak ay naibalita na kapaligid sa isang Christmas tree. Dahil sa taglay na kasikatan at impluensya ng pamilya ay agad na sumikat ang Christmas tree sa United Kingdom at maging sa Amerika. Pagsapit ng 20th siglo, ang Christmas tree ay patok na patok sa Amerika tulad ng sa buong Europa. Ngayon, ang bansang Amerika ay tahanan ng pinakamadalas bisitahin na Christmas tree sa buong mundo, ang Rockefeller Center Christmas Tree. Ang tradisyong ito ay nagsimula pa noong 1931 nang ang isang maliit at walang kulay na puno ay inilagay sa gitna ng lugar ng mga manggagawa. Makalipas ang 2 taon, may isa pang puno na inilagay doon. Ngunit ito ay may mga pailaw na. Ngayon, ang higanting puno ng Rockefeller Center ay napapalamutian ng higit sa 25,000 mga ilaw ng Pasko. At isa na itong iconic site sa New York City. Samantala, dito sa Pilipinas, ang mga Amerikano ang nagdala ng tradisyong ito. Matatanda ang naging sakop ng Amerika ang Pilipinas noong 20th siglo at naimpluwensyahan nito ang kultura ng mga Pilipino. Hanggang dito na lamang ang kwentong ito at maraming salamat sa panonood. Maligayang Pasko!